Hi everyone! Sa mga madamdamin po natin dyan for today's hair tutorial vlog is gagawa po tayo ng hair color na nanggaling po sa blackening shampoo. Kung mapapansin nyo po, yung client po natin is almost 2 months na po yung pagtubo ng natural virgin hair niya. So kung kukulayan lamang po natin yan ng ash brown or lightest blonde, ang pinakamangungulay lamang po sa kanya is yung pong nasa tuktok lamang po within 2 months na pagtubo. Yung bumbunan po niya. So kung mapapansin nyo po yung buhok niya is talagang galing po siya sa blackening shampoo and ayan po yung harapan po ng buhok ni Madam Damin, marami na po siyang sumpa, yung mga white hair. So ang gusto po niya, para po malesen po yung, para magiging visible po yung mga white hair niya, is magla-lightest blonde po tayo. Which is, syempre gagamit po tayo ng bleach, ayan, so nag-highlights cap na po ako, para po talagang mangulay at mabakbak at mabaklas po yung pagka-blackening shampoo na pinagawa po niya before. And syempre, hindi ko naman po ito todo lahat-lahat i-bleach yung buhok niya. Ang gagawin lamang po natin sa kanya is magmi-minimal highlights lang po tayo para hindi totaling magda-dry ang buhok niya. Alam naman po natin kapag black or galing sa pina-black na buhok is talagang napakahirap pong kulayan kung hindi po natin i-bleach. And after po natin inukit at sinungkit yung buhok ni Madam Damin gamit ang highlights cap, ilagay na po natin yung pang-bleach and ang gamit po natin oxidizer po sa kanya is 9% lamang po. Hindi po ako nagto-12% dahil medyo matapang po yung 12% lalo na kung galing na sa black and then i-bleach po natin. Well, mangungulay kung mangungulay, pero syempre, asahan na po natin yung dryness niya is talagang magda-dry po at mamamatay na po talaga yung mga cuticle ng buhok ng ating client. So yan, at least yung 9%, magkakakulay naman po siya and mababakbak naman po kapag binrazilian po natin yung buhok ni Madam Damin. So mamaya titignan po natin yung pinaka-final result niya kung ano po ang magiging kalalabasan ng hair color niya. At this moment po mga Madam Damin, hindi ko muna po talaga pinakasagad dun po sa highlights cap yung buhok po niya. So ibabad lamang po natin to ng at least 10 to 15 minutes. Then kapag nakita na po natin na medyo nangungulay na po siya, dun po natin isasagad yung bleach na gamot sa buhok ng ating client para po maging pantay-pantay po yung pagka-bleach po niya. And kung mapapansin nyo po, ayan, so nagiging brownish-brownish na po yung buhok ni Madam Damin. So medyo tumatalab na po yung pangkulay na nilagay po natin sa buhok niya. And after that, syempre, isagad na po natin yung pangkulay na bleach sa buhok ni Madam Damin. And syempre, ang ma-advise ko po kapag nagbi-bleach po tayo ng buhok ng ating mga client, kailangan po todo alalay po tayo. Todo matsyag-matsyagin po natin para po iwas sunog at iwas rubberized po. Alam naman po natin na ang bleaching powder or any kind of brand po ng pang-bleach is medyo delikado po dahil mataas po yung chemical na nakaka-dry po sa buhok ng ating mga client. So yan, pinabanlaw ko na po, hindi ko po pina-shampoo, pina-conditioner ko lamang po sa ating shampoo girl na si Ira Myra Shira. And pina-blow dry na po natin kay Lenny. And kung mapapansin nyo po, ayan, nagkakulay na po yung buhok niya. So nawala na po yung contrast na super blackening shampoo talaga yung nilagay po ni Madam Damin. So after that, kukulayan na po natin yung sumpa. Ayan po ang sumpa ni Madam Damin. So nasumpaan po si Madam Damin sa pinakabumbunan po niya. So ayan, uunahin po natin kulayan, isagad po natin sa anit-anitan ni Madam Damin yung medium brown. Ang shade po na ginamit ko po sa kanya, syempre iba't ibang product po yung ginagamit po natin na pang color. Kung saan po kayo sanay, yun na lang po yung gamitin nyo. Basta malapit po sa mga 5.0 or 6.0 po yung mga shade na product na pwede pong i-cover sa mga white hair na kagaya po ni Madam Damin. So ayan po, and 6% lamang po yung oxidizer na ginamit ko po. And after that, itiwangwang lamang po natin yung buhok po ni Madam Damin at least 10 to 15 minutes sa infrared. And kung wala naman po kayong infrared, syempre matsyag-matsyagin nyo na lamang po mga Madam Damin kung luto na po yung kanyang hair color.
And after that, syempre, isagad na po natin at i-massage na po natin yung pang-coloring sa kanyang buhok. And iba po yung gamit kong pang-color sa baba. Nag 9.11 po kami, which is para po siyang lightest ash blonde. Para po talagang mangulay po yung blackening shampoo na binakbakan po or binaklas po natin kanina dun sa bleaching powder. And after that, syempre magba-Brazilian po tayo para po iwas damage at lumambot-lambot po yung buhok ni Madam Damin. And take note guys, gugupitin ko po pala si Madam Damin para po talagang ma-wash out po yung pagka-black niya sa dulo para hindi po talagang medyo masamang tignan o kaya naman po is masagwang tignan dahil alam naman po natin kapag blackening shampoo, syempre may patchy-patchy pa rin po yan. Hindi po talaga mape-perfect yan. Kaya gagawin po natin yung 100% best po natin sa buhok ni Madam Damin para po maalis po yung lungkot at maibsan po yung kapaitan at kalungkutan na nararamdaman po ni Madam Damin dahil nga pina-black po niya. And sa mga kagaya po sa history ng buhok ni Madam Damin, yan po yung technique na ginagawa po namin dito. And pwede nyo pong itry sa inyo, naway sana makakuha po kayong mga technique at mga advice or tips na binibigay ko po dito sa aming YouTube channel. And please don't forget to like, share, and subscribe kung nagustuhan nyo po yung video ito na ginawa ko po para po sa ating Madam Damin. At sa mga ganitong uri ng mga buhok, kung kagaya nyo po yung buhok ni Madam Damin, pwedeng-pwede nyo pong itry yung ginawa po natin sa kanya. And finally, tapos na po yung ating ginawa. Ayan, kung mapapansin nyo po, wala na po talagang blackening shampoo na nananalaytay sa buhok ng ating client. Plus, natakpan po yung mga white hair ni Madam Damin. At least ito po yung gusto po ni Madam Damin na kapag tumutubo po yung mga white hair niya, hindi po halata. Kasi po kapag pina-dark brown nyo or black, then marami na po kayong white hair, asahan nyo po 1 or 2 weeks lamang po talagang magsusulputan at magsusulputan po yon. Wala na po tayong magagawa, mga Madam Damin, kung marami po kayo talagang white hair. Kasi minsan or kadalasan, hereditary na po yan, kaya naman po stress, o kaya naman po sabi ng matatanda, matalino bata ka kung grade 5 or grade 4 ka pa lang o kaya kinder ka pa lang is meron ka ng white hair. Yun po ang sabi ng matatanda. So naway sana nagustuhan nyo po yung vlog na ito, and sa mga ganitong uri ng buhok na may mga white hair, try nyo po ito. And thank you so much Madam Damin sa pagdayo dito sa Angeles City, Pampanga. God bless everyone, and please don't forget to ring the bell and subscribe. Paki-like na rin. Woo!